45 days, parang renewal doon sa unang binigay nilang special orders na 60 days. 75 days, mag-iikot ulit sila. Same procedure. Che-check nila kung nag-improve pa. Halos lahat na linis na namin. Ang problema lang, pabalik-balik. So, kailangan talaga ng tuloy-tuloy lang. So, kailangan talaga. Oh, kahit kami mga pagod na nagtatrabaho, pero alam namin na babalik din yan, kaya kailangan balikan din namin sila. And hello po mga kababayan. Ito tayo sa pinaka footbridge ng LRT kung saan pupuntahan ko ito at maipakita ko sa inyo yung pinaka view ng ginagawang demolition ng engineering DPS and QRT mga kababayan. At marami rin tao dito kung saan tinitignan nila yung mga nagaganap ngayon. So ito na nga mga kababayan, ang daming tao dito. At marami rin nga police na nakabantay po talaga. At kita nyo naman yung output ng clearing operation, na wala po talaga yung mga bahay dyan sa may gilid ng terminal. O pansin nyo, napakalinis na mga kababayan. Ayan po yung pinaka-aerial view natin. At yan rin yung bahay sa bandang kanan kung saan ang tataas mga kababayan. Parang kondo ang taas ng mga bahay nila. Ayan, almost 99% na yung nalilinis ng demolition team. At ito nga rin yung pinakababa, yung mga kabahayan dyan. So, lipat tayo. So, ito rin yung pinakakabila. Ayan. Para makita nyo lang yung other side ng lugar na ito. Doroteo tayo. At nandito tayo sa pinaka-footbridge ng LRT. Comment lamang po kayo mga kababayan kung ano yung mga valid reactions nyo dyan, kung ano-ano yung mga comment nyo, kung saan nag-aano sila, kung ano ba nangyari. Ganyan yung mga ganap ngayon. Reaction nyo sa ginagawa ng Maynila ngayon? Tama lang yun. Tama lang. Kasi kapag yan papayaan mo dyan, andyan yung lahat ng dumi, mga training, kung ano na lang dyan. At saka obstruction lang dyan sa daanan ng mga sasakyan. Paano malinis itong Manila? Paano asinso tayo? Hindi ka kami ng gobyerno. Okay, sir, salamat. Ayan si sir. Bali, reaction lang. Kita nyo, malinis sa sir, no? Matagal na daw sila sir eh. Almost 20 years na daw sila eh. So dito, 20 years, tapos dito mga 2013, lumipat sila dyan. Pero ibang walang bahay, lumipat sila dito. Parang ilang taon na dyan, kung illegal naman yung tabi. So yung iba, sinasabi talaga sir na matagal na daw sila. Yung nga lang, talagang kailangan niyang linisin sir, di ba? Isin lahat yan. Sir, tingin ko sir, parang foreigner sir. Foreigner ba kayo? Hindi, may ano lang. Pilang ba kayo? Filipino-Spanish. Ah, Filipino-Spanish. Kaya pala ang puti kayo sir.
Anong reaction mo, sir? Nalinis na yung bangketa. Oh, dapat yan. Dapat lang. Di ba nagsimula naman yung kaniyo race ko? Di ba? Ngayon, lahatan na. Dapat lang. Kasi ano eh, ang pangit tingnan. Nasa Metro Manila ka. So, unti-unti nang nalilinis yung kamay nilaan. Oo. Malaking ano, kasi sa noon. Nung kapanahon na ni Marcos, malinis naman talaga yan eh. Maganda yung kapanahon na ni Marcos. Ganyan na ganyan. Malinis. Tahimik. Eh, nung nawala si Marcos, doon na nag-umbisa. Yung, ano ba, yung sobrang demokrasya. Masama. Yun. Oo, yun, sir. Alam mo, ang demokrasya, hindi absolute democracy. Parang ibon yan eh. Pag inigpitan mo, masama. Pag pinaka-aanuhan mo naman, mano, dapat tama. Yung ginagawa ni Marcos noon, maganda. Masyado nang malaya yung nalilipad. Malayang malaya. Sobrang-sobra na. Abuso na. Buhay na ba kayo, sir, nung panahon ni Marcos? Ay, oo. I'm already 70 years old. Parang hindi, sir. Di kayo halatang 70. 70 years old. So, na-shock ako na you go to, ano, to Marcos time. Marcos time pa. Teenager pa ako noon during the time. Sure kayo, sir, 70 na kayo? Oo, 1965 si Marcos umano eh. 15 years old ako. 1949 ako eh. Yes, sir, salamat, sir. Oh. Esme TV ko, sir, mapapanood niyo ako sa YouTube. Ay! Ayan si sir, di niya alam na ako isang vlogger. So okay na, malinis na. So punta tayo, balikan natin sa baba. So kinuhanan lang natin yung aerial shot. So, tapos na mga kababayan, ha? Medyo nag-rest na yung clearing natin. Konti na lang yung tinatapos nila. O yan nga mga kababayan, bali almost tapos na ito. Konting-konti na lang. Hanggang na-demolish na po lahat. So inurasan ko, almost wala pang isang oras. Mga around 45 minutes pa lang yung lumilipas ng oras dito. Pero makikita nyo, demolish po lahat. Tanggal yung mga bahay na mga nakatingin dito. Tol, kumusta? Buti nakita tayo ngayon. Oo naman. Ikaw lang. Ito si YouTubero. Kasama ko ngayon sa pagko-cover ng mga clear niya. Binigla nga ni... Ibinaba na nga ng DILG yung ano, no? Yung bagong order. Oo, order na 75 days. Kaya sabi ni Sir Rafi, kahapon nagsimula na kasi sila. So may deadline ulit na 75 days. Days to clear the all obstruction. Yeah. Oh, lalo na dito sa Maynila. So hindi lang dito sa Maynila, no? All over the city. Yes. Good job, kay YouTubero. Yan, si kay YouTubero. Subscribe nyo yan. Yan, kasama natin yung mga TMRU ng Manila para i-secure yung nagaganap na. O, isipin nyo naman kababayan na kasalukuyang nagkakaroon ng demolition, pero itong isang to talagang having a good time. Dahil ng mga ano. Yan si Kuya, bit-bit yung kanyang mga gamit, yung mga kanyang mga damit dito.
Sir, ano ba sir yung bagong order ng DILG? Sir po, another 75 days. Every ano yata yan, every 75 days, parang tuloy-tuloy na. Ah, so ibig sabihin talaga, ano, tuloy-tuloy talaga? Oo. So ang gagawin nyo ngayon sir, lahat po ng makikita. Next 75 days, kung matatapos na yung 75 days, mag-iigod sila, mag-grade ulit. After ang, ito lang yung ano ko ha, pagkakaintindi ko. After 75 days or more, magkaano ulit sila. Tuloy-tuloy lang din kayo sa Manila. Lang, oo. So para yung tawag dito, yung maintenance ng mga kalye, ma-sustain. Ganun lang yan, hanggang sa masanay na sila doon sa tama na yung kalye, saka yung sidewalk, talagang para sa tao. Ano lang yan eh, kasi yung mga nagdaang panahon, yung mali, akala nila sa tagal ng ano, katulad nito, no? Akala nila kahit mali, hindi masyadong nagagalaw, akala nila tama na. So ngayon, igagawin natin, yung mali, itatama na natin, tapos i-maintain natin na tama talaga yung nangyayari. Ayun. Engineer, anong pinaka-complete na inyo para malaman ng mga subscribers? Ernie Parungaw po, Ernie Parungaw. Ernie Parungaw po. Thank you, sir. Si Sir Engineer Parungaw. Ayan, mga kababayan, interview natin. Bagong order ng DILG, another 75 days. Which is una noon, 60 days. So ang gagawin ngayon ay every 75 days ang gagawin clearing operation sa mga sidewalks natin, mga obstruction natin sa kalsada at sa mga natirikan ng mga bahay, mga illegal na mga nakatira ay mapapaalis para daw ibigay at talagang makita na may ginagawa ang Maynila talaga. Hindi pa ang DPS. Yung mga live wire, nakakatakot yan. Kasi pag nahawakan mo yan, one time, big time ko dyan. Hoy! Muntik na ako, tol. Yung aso pala, muntik ko natapakan yung aso. Tina lang. Ito talaga yung ito yung bahay po nila dito. Yan. Baka yung mga live wire sir wala na ano. Wala na yung mga live wires natin dito. Baka maano sila. Yan yung mga parador dito. Ay, may gitara pa sir. Tumutugtog ka ba sir? Tugtog ko yan kay Mama. Ay, pwede pa oh. Nice, nice pa yung gitara sir ah. Si Haji, makikita nyo talaga, bigay na bigay. Uy, ingat lang. Kasi, syempre, kailangan natin mag-ingat. Always, mga kababayan. Keep safe, lalong-lalo na yung mga sarili natin dito. So, yung mga dito, Scrabble. Uy, talaga naman. Bumagsak. Isang ano lang, isang palo lang ni Haji yun na bumagsak agad eh. Ito, daming tao dito mga kababayan. So akit tayo. So yan yung
pinaka ano natin, aerial shot natin kasi nga umakyat ako dito sa taas, mga kababayan. So dito sa kabila, yan po yung mga ano daw, talagang mga tao nakatira dito, mga bato, yung mga bahay nila. At yung kabila talaga, yan yung pinagbabawal kasi nga bangketa po talaga yan at tabi din ng terminal. Sabi nung nakausap ko, inireklamo daw ng may-ari ng terminal kasi nga yung dito sa kabila. Talagang yung mga kalat po nila dyan talagang madumi talaga. Kung noon nabalitaan nyo or napanood nyo sa TV, ito po yung area kung saan nasunugan po sila ng matindi, mga kababayan. Talagang umusok nang umusok itong lugar na ito. Nag-trending ito sa TV, mga kababayan. So yung iba na nasunugan, dito lumipat, napabayaan nila, tumagal ng tumagal hanggat sa hindi na napansin. Kaya ngayon lang mapapaalis yung mga tao dito.